Buenos dias! Hi guys! Ngayon naman ay pang fourth day kasi ni Amber ng regla niya. So, dadalhin namin siya ngayon, magpapaprogesterone test siya. I-check siya kung pwede na siyang iwan doon sa kennel nila Sir Gerald. Amber? What can you say about that, King? Nothing. Okay, sige, mamaya babalik kami pagdating namin doon. Kanyang progesterone. Ang ingay. Hinantay natin yung result ng progesterone niya. Mga 50 minutes raw, sabi ni Sir. Equivalent, and then ito po yung expected time of mating. So yung aso nyo po nasa 1.6. So expected ovulation po na is after 4 to 6 days. Pero usually po may kalimitan po kapag ganun yung reading, please po talaga i-repeat after mga 3 to 4 days. Pero ibig sabihin nyo sir, tama na yung naniregla na siya ngayon. Mm-hmm. Ang siya nasa sa gitna. On hit naman po siya. Okay. Mas maganda lang po, ma-retest siya after 3 to 4 days. Okay. Kasi may mga kaso pong mabagal tumaas yung progesterone level. So to make sure po, usually ang practice ko po between 9 to 20. So doon po ako nag-start mag-breed. So dito tayo sa... Apo. Sa 10 to 20, potential for fertility. Ibig sabihin po, kapag ganung result na po yung nakuha natin, immediately pwede na siyang mag-breed. Kung 20 to 30 naman po, medyo na-miss na po, nag-decline na po yung kanyang... fertility, better experience ko po, nabubuntis pa rin. Ah, okay. More than 30 fertility has been pa po. So, ilang araw bago natin na-reach ito? Depende po sa aso yan. Pero kung normal po yung heat cycle, between 9 to 11
day 13 ganito. Pero yung depende po sa atin yan. So yung mga aso po kami after 3 to 4 days pa. Okay. Para po marites. Ah, okay. Sige, may mga aso po na mabilis mag-ovulate o mag mabilis tumaas yung progesterone level. May mga aso na po mag-ovulate. Okay. Ayun, magkano yung bayad, sir, pala? 1,000 na. 1,000. Sir,